Brad, sinabihan ko siya, hindi kita ibig sabihin na minamaliit kita kasi marami yan laban sa professional eh. Bilang professional boxer. 29 fights, 29 fights yan, kaso lang, puro binta. 29 fights, 29 fights yan, kaso lang, puro binta. Ito na. Yeah, mas. Yo, brother. Kamusta, brother? Ito, unang tanong muna, kamusta? Anong ano mo? Anong condition mo ngayon? Sa condition, okay naman yung condition natin ngayon. Ayun, si Senpai ba? Ilang taon na? Ilang taon na? Tapos bukod sa pagiging fighter, ano yung kabuhayan? Marami tayong agenda sa buhay eh. Pero yung bilang atleta, kumbaga passion natin to eh. So ilang years ka ng fighter, brother? Ilang years ka ng fighter? Pumasok ako sa mixed martial arts, sa larangan ng mixed martial arts is 2008 pa. Pero pahinto-hinto lang. Pero mula 2008 na yun, nagbo-boxing din ako noon. Okay, so sa boxing ka rin nag-umpisa? Oh, sa boxing talaga. Dati ako talaga amateur sa boxing mula 1997 hanggang 2007. Tapos suminto ako. At nag-MMA. Tapos nag-MMA ka na. So ano-ano mo? Yeah. Anong team nyo? Anong training camp nyo? Ano yung pinaka-pangalan ng training camp nyo? Para maintindihan, ipapakita ko na lang sa inyo yung logo namin. Ito yung training camp namin. Kita, klaro? Yan. Anong nakalagay, brother? 1964 pa. Ba, teka, tagal na. Komjukai Aiki Jujutsu. At sinabihan pa niya ako na matanda na ako eh. Mas matanda pa yun sa akin eh. Antik na nga yun eh. Ilan taon na, brother? Ilan taon na? 1991, July 7. Sabihin mo na, mayro magmat. Ito, Ramses Aroma. Tayaan mo sa ano, to digit. 31. Eksakto sa kalendar. Batang bata pa. So last day mo na pala ng kalendaryo, brother, no? Last day mo na sa kalendaryo. Anong standing mo sa MMA? Anong standing mo sa MMA? Anong sa record mo sa MMA? Sa MMA talaga, sa record ko ngayon sa Sherdog, undefeated pa talaga ako. Wala pa akong talo. No. So pro-am level yan, pro-am level. Oh, pro-am level. Brother, undefeated ka. Ibig sabihin, wala ka pang talo sa MMA, ano mo, fight mo talaga. As in, wala. Wala talaga. Tapos si Ram naman, first MMA fight niya to. Oh. Eh, nainis talaga ako dyan. Kaya ako na, sinabihan ko siya na eksperimentuhan ko lang siya. Kasi sa lahat ng laban ko, bilang, ako pro-boxer din ako eh. Matagal din ako sa boxing eh. Maganda yung record ko sa boxing. Natalo ako by split decision, isang beses lang. Sa amateur din dati, wala din akong record at nag-champion din ako sa Blue by Blue dati. Sa Southern Samar. Kaya sinabihan ko nga siya, sa buong laban ko sa MMA, hindi pa ako nagpapakita ng strike. No. Kaya sinabihan ko siya, bilang siya, kasi nalaman niya lang nang dumating na ako dito sa Manila, ang dami nang sinasabi, kaya sinabihan ko siya na parang patoy. Kaya sa in-advisean ko pa nga siya na papalitan niya na yung channel ng name niya. Gagawin niya ng Duck TV. Para mas madaling makilala kasi ang ingay-ingay eh. Ah, okay. So sa madaling salita, brother, siya pala yung una na narastok sa'yo. Oh, tinira ako ng tinira. Sabi ko, bakit kaya ano kayo nangyari, na, ang nangyari sa kanya na to? Nalaman niya lang ako na nandito na sa Manila. Tinira niya na ako ng tinira. So may istorya pala talaga. Yun yung gusto ko malaman, brother. Sabi ko nga, ano ba tong laban nyo? Plain, pure professionalism ba to? O medyo pinamaghuhugutan? So una pala na narastok si Ram, kaya mo nasabi yung salitang experimentehan mo lang siya. Eh gagawin mo lang experiment yung laban mo sa kanya. Yes, yes. Tama. Oh, ito. Kasi nabasa ko yung ano eh, nabasa ko yung pinost mo sa Facebook eh. Na parang sabi ko hindi pa naman papunta sa trash yun eh. Parang ano pa lang yung simple na salita pa lang yun. Pero may mas matindi pa lang pinanggalingan. Kaya ngayon nalaman ko na sinabi mo experiment siya kasi nga madami na rin pala siya sinasabi sa iyo mga last time pa. Yes, madami na kasi may isang friend ako na friend niya rin. Yun love triangle niya ata yun. Ewan ko kung ano. Friend, nakikita ako doon kasi best friend ko rin yun eh. Kaya iwan ko. Kaya nung nagkita kami, after na nag-post ako, yun, dada na ng dada. Kaya nainis ako. Hindi ko sana pinansin kaso,
bilang martial artist kasi, hindi naman tayo na, hindi naman ibig sabihin na magaling na tayo. Kumbaga yung respeto ng ibang mga MMA camp or mixed martial art camp, mataas yung respeto sa atin, tapos gaganyanin lang tayo ng, parang ginaganyan lang tayo, eh, small, eh, hindi tayo nasanay sa ganyan. Tsaka hindi rin ako mahilig mag-trash talk eh. Kahit sa mga posts ko sa Facebook, wala kang makikita dyan na mga ano, puro yan mga joke-joke lang ganyan. Kasi halos naman ng friend ko dyan sa Facebook ko, halos nasa government naman yan lahat. Kung hindi military, PNP. Sa mga professional level. Pero brother, ito ha, the way na sinasabi mong hindi ka trash talker at ayaw mo yung trash talkan, pero yung mga sinabi mo sa kanya, mas tumatatak sa akin ngayon, brother. Una, sabi mo, experiment lang siya. Pangalawa, love triangle. Ano ibig sabihin ng love triangle? Hindi ako sure kung inagaw niya ba or niligawan niya ang girlfriend ng friend niya na friend ko rin. Kaya ganun, nagkaalitan sila. Ay, pucha, medyo personal pala sa brother ah. Kung alam ko lang ito. Pero ako, wala ako dun sa kanila kasi ngayon ko lang ngayon nakilala. Hindi ko nga, nagulat pa nga ako pagbigay sa akin niya ni Sir Carl sa kanya. Kasi ang hiningi ko talaga na magiging kalaban ko sana, kasi last year, may schedule sana kami ni Elordi Sandigon. Hindi natuloy nung July 2 sa UJB 44. Ngayon, nag-post si Sir Ferd, kaya nag-comment ako doon. Sabi ko, baka pwede natin Sir Ferd ituloy yung ano, yung naudlot naming date ni Sandigon. Oo. Yun, kaya kami ang ginawang main event. Tapos, nagulat ako, siya ang binigay sa akin ni Sir Carl. Okay, so... Parang brother, medyo personal yung narinig ko ha? Kasi meron kang kaibigan na may girlfriend tapos sulot. So, saka ito, pangalawa, sagot ko sa pangalawa, bakit nakasabi ako sa kanya na eksperimentuhan ko siya? Kasi first time ako, mula pa nung last year, sinabi ko sa sarili ko, mula nung nag-lockdown na na-cancel yung laban ko, may schedule pa sana ako nung last 2020, April eh. April 17 sa UJB din, kay Sir Ferdin. Kaya shoutout ko muna sa Sir Ferdin. Mansayak at sabong yung JB. Kaya yun, na-cancel kasi yun. Tapos, sinabi ko, pag nag-comeback ako ulit sa MMA, susubukan ko gamitin yung strike ko kasi maraming hindi natatakot sa strike ko dito eh. Oo. Kaya yun, nung sinabi niya, binanatan niya ako, wala akong pinalabas dyan sa ano, sa Facebook ko o kahit saan na ganun ang gagawin ko. Kaya yun, nainis ako sa katagalan kasi maraming nagsisend sa akin ng video niya na kung ano-anong pinagsasabi. Frustrated reporter ata yan eh. Kaya, yun, sinabihan ko siya, ikaw yung binamano para maging eksperimento ko sa strike ko. Okay. No, tsaka, so, ang meaning pala no, na experiment is dahil MMA fighter ka na at dati kang walang talo rin sa boxing, kung may talo ka man, split? Yes. Split. So, almost a little. Kumbaga, hindi nakot yung talo mo. So, para ang gusto mong gawin sa kanya ngayon, more on striking ang gagawin mo. Tama ba ako, brother? Tama yan. Pero may inanda talaga akong surpresa para sa kanya, para malaman niya, ma-put aside yung self niya kung saan siya banda. Gagawin ko talaga kung anong nakaprogram sa training ko ngayon para sa kanya. Kasi okay, ako, so... hindi talaga ako lumalaban ng ano lang, joke lang. Hindi ako ganun. Kahit na yung buong team namin, hindi yung prinsipyo namin ganun. Sinabihan ko nga siya, itong laban na to, hindi to pang ano, pang vlog. No? Diary potasyon so to. Puta, interesting din to, brother. Parang iba tong init na lilihan pala sa UGB sa laban nyo kasi may pinaguhugutan nga. Ito yung gusto ko malaman kaya nung nakarampihan ko sa'yo. Eh, may gusto ka ba sabihin o something like that? Sabi mo nga, hindi ka mahilig sa trash talk. Pero ngayon, brother, yung mga bilitawa mo, medyo ibang level yan ng trash talk kasi medyo personal. At nandiyan nga si Ram nanonood. So sabi niya, hindi raw bagay sa'yo, chismoso. Oh, totoo yan. Hindi ako bagay chismoso kasi matahimik talaga ako na tao. Kaya sa Simpay, tahimik lang eh. Maingay lang ang Facebook ni Simpay dahil sa joke eh. Oo, eto brother. Gustong umakit ni Ram. Okay lang ba sa'yo? Kasi mas maganda yung tanong ko muna. Kasi kanina, na siya mag-isa, wala ka naman. Ngayon, okay ba sa'yo na pakating ko siya? Para masagot yung sinasabi mo? Or okay na wag na? Okay na kahit na wag na. Tapos naman siguro siya. Okay. So, well, pasensya na. Makinig ka na lang dyan, Ram. Huwag ka nang ano, kasi tapos ka na eh. Bukas naman. Yan sinasabi ko. Puta, iba rin hype ito mga to, par. Kasi iba yung hugot eh. Ito yung sinasabi ko kanina kay Ram eh. Sabi ni Ram kasi, tahimik ka lang din daw, hindi ka na narasto. Sabi ni Ram, takot ka lang. Nilalamig yan kagabi sa interview namin ni Sir Ferd eh. Sa live namin eh. Kahit na naka-jacket, nilalamig na. Sabi ko nga sa kanya,
nag-i-snow ba dyan sa kanila? Kasi nilalamig eh, namumutla na eh. Okay. Asin, magkasama kayo brother? Magkasama kayo? Oo, oh, magkasama ka kami kagabi, in-interview kami ni Sir Ferdy. Kaya first time ko rin yun na ganun sa live. Kasi sa totoo lang Brad, hindi talaga ako, pag ini-interview talaga ako, wala akong binibitawan na mga masasamang salita tulad na maghamon ako sa kalaban ko. Mula pa noon, dati, na kilala ko sa MMA noong 2012 kasi main-event din ako noon sa Cebu yun. URCC yata yun sa Cebu. Oo. Ano, URCC ka na rin? No. Matagal na, 2012, February yun. Mm. Panalo ka rin doon, di ba? Wala ka, undefeated ka eh. Sino kalaban mo noon? Sino kalaban mo sa URCC ka? Nakalimutan ko na. Sasabihin na naman ito, matanda na ako eh, kasi nakalimutan ko na eh. Pero MMA din, di ba? MMA, wala pa naman vernacle dati sa ano eh. Wala, sa, bago lang yan, bago lang yan ang vernacle eh. Nagsimula din ng URCC sa Cebu, i-insert ko lang to. Nagsimula ang URCC sa Cebu, team talaga namin. Yung Kumjukai Aikijutsu na team at saka Yao yan talaga. 2004, 10 minutes per round, dati yung round. No. 10 minutes per round? Oh, 10 minutes per round, ganun ang laban sa URCC dati. Grabe no? Yung mga unang URCC. Eto, nag-comment ulit si Ram. Kung lalaki ka, pakatin mo ako. in love na yata yan sa akin, Brad eh. Kaya pag inis na inis sa balbas ko eh. Nako, maganda. Ito na lang masasabi ko sa iyo, Brother Ram. Ito, magkakaroon ka ng way para mag-content ngayon dahil sa mga sinabi ni Brother Senpai. Akala ko, ano eh, seryoso talaga to, tsaka hindi magbibita ng salita. Eh, nagulat ako. Eh, mas trust talker pa pala sa iyo, Brother Ram. Paano ba to? Na-influence ako eh. Hindi pa nga kami nagkikita eh. Na-influence na ako. Ayaw mo man rastok, brother. Pero parang ano eh. Parang sinipa mo na nakaluhod eh. Ganun yung ano ko dito eh. Medyo painitin na natin na onti. No? Hindi to sulsula. Painit na lang onti eh. Kasi yung salita talaga ni Senpai, parang pag sinabi ako ah. Pag sinabi sa akin, pagpapraktisan lang kita. Siyempre, motivation sa akin yun eh. Parang eh, puta ganun ba? Sige, pagpapraktisan mo pala. So, tingin ko, eh, paghahandaan ka naman ni Rap. Pero ito, brother, pwede pa namin malaman kung ano yung ilang percentage, kung ano yung lamang na gagawin mo sa kanya, striking o MMA. Bawa, tatalunin ko si Ram ng 80% striking, something like that. So tingin mo, bigyan mo kami ng magandang ano, magandang rekada dyan. Yung ibibigay ko na to sa laban sa kanya, 99.9.1% talaga. No. Kaya, MMA o ano? Secret na lang para walang clue. Para yun na sinasabi ko na surprise sa kanya eh, kasi gusto ko sa kanya malaman niya na yung sinasabi niya na kung ano-ano, gusto ko malagay sa sarili niya, kasi hindi naman lahat ng tao nag-involve sa social media eh, or magiging vlogger. No, di ba? Eh tayo hindi tayo sanay sa ganyan, tapos siyempre magugulat tayo, bakit kaya ako binabanata nito? No. Kaya first time ko rin na ganito, ilang beses na ako na ano, lumalaban, hindi ko naranasan yung mga ganyan-ganyan. Mm-hmm. Pero nowadays kasi brother, no, nakikita ko rin naman talagang effective yung mga ganyan eh. Pero not to the point naman na masamang tao tayo, especially kami ha. Sa vlogger, madami pwedeng mameke na matapang talaga kami kunwari, di ba? Kasi yun nasa trabaho namin. Pero when it comes to professionals, eh, brother, kita naman natin, di ba, yung mga naging attitude ng iba, even sa ibang bansa eh. Meron na rin talaga ngayong effective sa marketing, no? Especially, alam naman natin yan, McGregor, biglang usbong yan dahil sa attitude eh. Pero pagkausap mo naman yung in-person, malalim din siya. Pero pagdating sa negosyo, iba kasi yung angas niya din eh. Pero ganun. Not to the point naman na parang misa may below the belt na rin siya, tulad ng laban nila ni ano, laban nila ni, sino ba ito yung Muslim? Khabib. Si Khabib, yun. So talaga sabi ko, ay sumobra dito si ano, si McGregor. So McGregor. Yun yung kailangan niya sa business, brother. Which is ngayon, yung the way nga na sinasabi mo na tina-trash talk ka, kumbaga naipon lang, brother, di ba? Parang yun yung nakikita ko sa sinasabi mo. Yun, tahimik na naipon ako, kumbaga. Yes, tahimik ako, hindi ako nagsasalita, ratsyada ka na ratsyada. Ngayon, ako pala yung mas maraming masasabi sa'yo. Parang ganun eh, kasi ako ganun din minsan eh. Bago mo ako silipin sa kung anong personals ko o problema sa akin, make sure na wala akong masisilip sa'yo. No. Tama ako, di ba? Yun, pero ito, do you think, paano mo sasabihin, sino mas magbe-benefit na itong laban na to, brother? Ikaw ba o si Ram? Siyempre ako. Okay. Nag-prepare ako.
lumalaban ako mula dati pa, lumalaban talaga ako para hindi magpatalo o maglaro-laro lang sa loob ng ring. Lumalaban ako para manalo. Hindi ako lumalaban para magpatalo. Yun, so yun naman talaga lahat ang mindset ng karamihan, especially fighters, di ba? Kasi hindi madali pinagdadaanan niya, brother. So ako, sa parang nalihan ako naging fighter, the same time vlogger, ayaw ko nang ulitin kasi sabi ko parang sa edad ko hindi na akma yung babalik ako sa scratch, di ba? Oo. At hindi ako ahamon ng hindi ko kasing bano, kumbaga. So aminado ako doon. Kumbaga marami ka ng habulin na time para sa pagiging fighter. Oo. Any last word? No, kasi sinasabi ni Ram na hindi raw totoo yung about do sa love triangle na pinalabas mo. Although ayaw mo naman siya pakyatin eh. So, nire-respeto ko yun. Pasensya na Ram ha. Respeto natin si Senpai muna this time. Siguro, gumawa ka ng content para gawan ko ng reaction para sa inyong dalawa. Kasi naumpisaan na natin eh. Naumpisaan na natin. Kita mo yung itsura ni Senpai. Tinan mo, tawan-tawa. Parang ngayon, parang ang feeling niya ngayon, ikaw ang nagisa, Ram, no? Oh, ako may kumbaga bibihira ako magbito ng salita pero kumbaga malaman 'yon. With packets na 'yon. Oh, nagagets ko naman. Actually, yung nga sinasabi ko eh. Ang taong tahimik, pag napuno talaga, mapanganib. Totoo. Iba yan. Kasi sa vloggers eh, pag vlogger kasi alam namin na ay aangasan ko lang kunwari para magka-views. Kayo kasi wala kayong pakialam sa ganun eh. Hindi yung hindi para isipin niyo yung views kasi nga sa tanan ng buhay niyo pag lalo ka na wala kang talo. Ano bang pakialam mo do sa vlogging? Although si Ram naman nasa vlogging stage which is wala rin naman masama, brother. Pero yung nga, nowadays at least ngayon naka-encounter ka ng ganito na fighter vlogger eh mukhang marunong ka naman rastok, brother. No. Kaya nga Brad, sinabihan ko siya. Hindi kita ibig sabihin na minamaliit kita kasi marami ang laban sa professional eh. Bilang professional boxer. 29 fights yan, kaso lang puro benta. 29 fights yan, kaso lang puro benta. Kaya ganun. Oh. Kaya hindi ibig sabihin na minamaliit ko siya. Kundi challenge yun para sa akin para eksperimentuhan siya. Brother, ito may narinig pa ako sa anong meaning ng benta? Iwan, siya lang nakakaalam yan, Brad. Siya tanongin mo. Kasi puro talo naman yan eh.